Great day mga ka-traveler. So eto, andito tayo ngayon sa may St. Malo. Ito po yung pagka-summer. Makikita natin ngayon dito pag-summer. Ayan. Yung pinuntahan natin na kwan noon, parang simbahan sa may kwan nung winter. Ito po yung ground niya. Pasok tayo doon. Ito ang pinaka-ground ng St. Malo na kwan shrine. Shrine niya ata to eh. Pinaka-shrine ng St. Malo. Yan mga ka-traveler, tulo ko yung camera natin. Bandang 5 o'clock na po yan ng hapon ha. Napakataas ng araw, pambihira, pambihirang patis. Summer naman ngayon. Tignan naman natin ngayon ang itsura niya, pagkakaiba niya ng St. Malo, mga ka-traveler, kung anong pagkakaiba niya pagka summer naman. So, maganda. Tahimik. Masasabi ko na parang ban. Parang nasa Baguio. Kaya lang, pagkakaiba nila doon, mga pine tree dito, punong kahoy dito eh.
ng masyadong mga tourist. Kaya talagang plinano kong puntahan to mga traveler pagkakuan eh. Summer. Ano kaya itsura nito pag summer, sabi ko. Napakaraming upuan. Meron din siyang 14 Station of the Cross pala. Tapos dito sa likod niya maganda tong lugar kapag na-maintain sana o nalilinisan, pero sa kadahilan ng itong lockdown pandemic eh ganito naging itsura. Parang
sa mga ka-traveler, di ba? Sana nga lang lahat ng mga Pilipino na gusto pumunta rito, pwedeng pumunta rito. Anytime magpunta rin lang. Limitik na bisa-bisa kasi. Yan mga ka-traveler, balik na tayo doon. At Juan. Ikatin natin yan.